Magandang morning mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 24, 2023. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Magandang umaga mga kasangbahay. Unat-unat na po, ako medyo tanghali na. Ayan, sana po ay kayo'y nag-iingat sa inyong pagpasok sa eskwelahan, sa trabaho, nako. At malakas po ang ulan, talaga naman. Pero bagamat malakas po ang ulan, kasama ko po ngayong umaga, although via Zoom po, of course, nag-iisa ang aking paborito, Dean Cecilio Duca. Dean, magandang umaga. Magandang umaga, Attorney Mimi, at saka sa ating mga kasambahay at mga taga-subaybay. It's nice to see you once again. Opo, Dean. Dean, ako may kwento ko lang. Ang biyahe ko para makarating sa studio ay humigit kumulang 3 oras. Nako, Dean. Napaka-traffic. So, sana po sa ating mga kababayan at kasambahay na, nako, tumatahak din po ng traffic, nagda-drive at nagko-commute. Pakaingat po kasi talagang buhos ang ulan at matindi po ang traffic ngayon, Dean. Patindi ng patindi ang traffic, Attorney Mimi. Wala pa tayo sa bare months, di ba? Grabe. Kaya nga po. May isang naranasan ko from Makati to Ortigas, almost 2 hours. Ayan, labit. Bakit lang po ba, Dean? Bakit po ba ganun na nangyayari? Ang dami kong nakikita sa social media na talaga namang talamak ang reklamo sa tindi nga po ng trapiko. Ano ba ito? Ano bang nangyari? Ang dami siguro kasing mga paggawaing bayan, mga road repairs, yung ginagawa nating mga kalsada, yung mga tulay, yung di ko napapangalanan yung Skyway, di ba? Tuloy-tuloy pa rin yung paggawa. Opo, opo. Yung MRT dito sa Commonwealth Avenue. Sa amin po, Dean. Sa amin, opo, MRT, grabe. At dahil nga po, may mga areas po kasi nadadaanan sa amin na talaga namang matindi ang pagbaha. So talagang syempre sa part 9, tapos sabay nung nagtatayo po ng MRT, talaga namang sa halip na 4 lanes, tig 1 lane na lang po yung back and forth. Kaya talagang matindi ang trapiko. So again, pakaingat po tayong lahat at syempre mag-alat po tayo, mag-adjust po tayo ng time kasi kung kailangan po talaga mag-commute, medyo masaagahan po ng kaunti ang gising para hindi po malate sa mga trabaho. Ayan. Okay. Dean, ayan. Dako na muna po tayo sa national issues. Sa unang-una po, syempre, ikinalulungkot po nating ibalita. No? Tayo nakikiramay po sa pamilya po ng ating yumaong Secretary Susan Ople ng Department of Migrant Workers. So, ang kanya po mga labi ay nakaburol na po at bubuksan daw po ito sa publiko simula po kahapon noong August 23. Ayan, din ako yung nalulungkot ha kasi unang-una, kaka-establish pa lang po ng Department of Migrant Workers. So, sa palagay ko po, nagsisimula pa lang din po talagang bumuo, di ba, ng institusyon at yung mga practices sa Department of Migrant Workers, tapos ganito naman po ang nangyari. At talagang marami po ang nagbabahagi ng accolades at papuri po kay Secretary Ople dahil sa kanya pong nagawa at advokasya. Oh, Attorney Mimi, tama yan. Kasi nung ma-appoint siya, sinasabi ko kahit sa mga estudyante ko sa law school at sa bar review, natutuwa ako dahil siya ang naging secretary ng DMW. Kasi bagamat wala kami personal na encounter, alam ko na may advocacy talaga siya para sa mga OFW natin. Kaya tama-tama sana siya dyan. Kaya lang malungkot tayo sa nangyari, pero wala naman tayong magagawa. Yan siguro talaga ang plano ng dakilang lumikha. Talagang yung mga ganyan. Kaya, di ba, it reminds us also to be careful din na talagang yung ating mga desisyon sa buhay din, no? Talagang pag-isipan ng maigi, di ba? Kasi kagaya po ni Secretary Toots, di ba? As she is fondly called, Toots Ople. Talagang alam niyo po din na marami siyang na-touch na lives dahil sa kanya talagang magandang advokasya. At kagaya nga po ng sinabi niyo din, hindi naman to bago. Talagang advocacy, even from the start, no? Even yung kanyang father, hindi po ba din? So talagang it runs in her blood din talaga. Oo, nakakalungkot naman po. Oo, totoo po. At ako naman din, nabigyan po ako ng pagkakataon at ako ikinararangal ko naman po. Nakilala ko po several times na meet ko po si Secretary Toots Ople. At talagang alam mo din, makikita mo sa demeanor niya na she's very humble. Napaka babang loob at andali pong kausap. Alam niyo po talaga na sincero po siya sa kanyang ginagawa at talagang sa kanyang serbisyo publiko. So again po, kami ay nakikiramay sa kanyang pamilya at sana po ay tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang advocacy, especially po sa Department of Migrant Workers na again nga po din, sinisimulan pa lamang po ang kanilang pathway, no, para matulungan ng ating mga kababayan na nasa iba yung dagat. Ayan.
Ayan, ito naman din ha, naku, yung honoraria daw po para sa mga poll workers sa nalalapit na barangay at SK elections, naku, itataas na raw po ng 10,000 pesos. Mukhang maraming matutuwa dyan. Yan ay ayon sa COMELEC. Ano naman ang komento mo dyan din? Oo, talaga mabuti naman. Mabuti naman kasi grabe talaga ang trabaho naman ng mga teachers natin na umuupo sa eleksyon. Hindi naman matatawaran yun. Kasi in reality, hindi naman talaga nila dapat duty na yan. Kaya lang, they go out of their way para tumulong sa ating mga programa ng pamahalaan. So dapat naman makompensate sila ng maayos. Oh. Pero Dean, I'm just wondering, bakit nga po ba na naiatasan ng ating mga teachers? Bakit hindi po ba pwedeng iba? Kailangan po teachers po ang magiging ano natin, ang talagang nakasalang po dyan. Pwede naman, Attorney Mimi, sa iba. Kaya lang kasi ang dinedelegate natin at may koordinasyon sa DepEd dyan, yung mga public school teachers natin. Yun kasi ang usapan ng COMELEC at saka ng DepEd. Pero pwede naman tumanggi kung ayaw at kung may dahilan namang matino. Pero wag naman po. Kaya lang, naman. Sila talaga eh. Dahil sila yung pinakamaraming workforce ang DepEd eh, sa mga government offices natin. Oh, and at the same time din, kasi karamihan naman po ng mga voting precincts and voting areas ay nasa mga paaralan din. So parang reasonable naman na talaga naman din pong sila ang naatasan para gumawa. At saka sa tingin ko din, kung ikaw ay talagang guro, no, public school teacher specifically, no, sanay na sanay ka na dyan, hindi ba din? So talaga namang ano na yan, handa na sila dyan talagang. Kaya lang tama naman po na madagdagan. Oo. Oh, tama lang. Agree tayo dyan. In fact, dapat nga hindi natin na-tax pa yan, di ba? Kasi ibigay nyo na once ay ano lang naman, once in a blue moon. Diba? Oo. Hindi naman din nga yearly, not even yearly din, no? So tamang, tina-tax pa din ako naman, kawawa naman. Ang alam ko may tax yan kasi hindi ata sila in-exempt ng BIR sa income tax. Ang saklap. Nako, oo. Pero again, we welcome this news po from the COMELEC at sana po tuloy-tuloy pang maging maganda rin po ang mga pagbabago dyan sa COMELEC. Siyempre sa pamumuno ng ating Chairman George Garcia. Ayan. Ay, Chair. Maganda umaga sa iyo. Kumusta na, Chairman? Namiss ka namin dito. Kaya nga, miss ko na si Dino ano, at Dean Ducat. Nakikita ko sa news na ako talagang ano, mukhang masigasig ang pagtatrabaho ni Chair George. So, more power po kay Chair George Garcia dyan sa COMELEC. Ayan. Ito naman din ha, speaking of traffic kanina at mukhang mas mabigat pa po ang inaasahang traffic ko dyan sa NLEX dahil nga po sa pagbubukas ng FIBA World Cup. Yan po ay gaganapin tomorrow din ha. Yung opening talaga ng FIBA World Cup. So gaganapin po yan sa Philippine Arena. Kaya in fact po, nag-declare na po ng suspension of work and classes din. Dahil nga po dyan, dahil ina-anticipate talaga na mukhang magkakabuhol-buhol talaga ang trapiko, lalo na po dyan sa may NLEX area. Oo, kaya ang paalala natin sa mga kasambahay natin, mga kababayan, kung wala rin lang po kayong mahalagang gagawin sa lugar na yan, ay iwas-iwas na muna, ano? Ako, hindi na ako bumili ng ticket. Sa TV ko na lang panonoodin kasi mukhang matiribli ang traffic eh. Oo nga po. At saka mahal yata yung ticket eh. Oo, mahal. Magkano ba? Oo, parang minimum ata 5,000 pesos. I think di na tumaabot hanggang 30,000 pesos. So talagang kung ano, mukhang parang ka-level ito din ng mga concert, ng mga ano, ng mga talagang sinusubaybayan ng mga K-idols ba yan? O diba? Hindi ko na generation din. K-pop. Oo. K-pop, oo. Nako, medyo mahal-mahal talaga. I think din, kaya din mag-extra traffic. Pakaingat nga po tayo tomorrow dahil simultaneous po yan. Bagamat yung opening will be at Philippine Arena, meron pong game sa MOA at sa Araneta. Oo. Araneta. So, kasi din, I think Araneta para po sa mga Gilas Games and then sa MOA, I think US Games. Tapos yung iba will probably be played at Philippine Arena. Kaya talagang kagaya ng sinabi nyo din, kung wala namang importanteng gagawin bukas, nako, baka mas maganda rin na stay at home muna. Kasi mas mahirap pong ma-stuck sa traffic din. Oo, nakakatakot. Oo. Kagaya nga na sinabi mo din, ikaw nga, no, nakaraang araw, ang lapit lang nun kung tutuusin, pero ilang oras ang aabutin. Diyos ko. Oh, sabi ko nga, buti pa, naglakad na lang ako eh. At hindi ako na-late sa klase. Oo nga po din. Baka umahabot pa. Kaya kanina din po, nag-text na ako dito. Nako, andito na po, malapit na kaya
lang talagang matindi ang traffic at umulan pa, bumuhos pa ang ulan. Ako, matindi. Oh, malakas ang ulan. Oo. Doble-doble ingat po. At yun nga po, kung hindi naman kailangan lumabas, baka better po for tomorrow. Ano na lang, sa bahay na lang muna, no? Spend time with your family muna din, hindi ba? At saka pakita rin natin na hindi traffic, ano? Kasi baka magulat yung mga bisita natin. Oo, ganito pala. Bisita, galing sa iba't ibang bahagi ng mundo, eh baka makita na napaka-traffic sa Pilipinas, eh hindi maganda sa turismo yan. Totoo nga po, lalo na po ngayon, syempre binuboost din po natin ang tourism. Talagang lagi-lagi nating pinaglalaban, ako, at pinagmamayabang ang ating bansa. Pero mahirap nga po kung nakikita nila na, nako, eh, ang ganda nga sa Pilipinas, ganito naman katagal ang biyahe, no? So, it defeats the purpose of being here. So, yun, tama. At saka yun nga din, ako, ang dami pong hindi sumusunod sa batas trapiko, nako, nakakadagdag po yan sa traffic. Opo din. So, nako, hindi ko alam kung ano pang sasabihin natin dyan din kasi kahit anong paalala, nako, parang paulit-ulit. Pero syempre, patuloy pa rin tayo magpapaalala kasi ito po ay sa ating ikabubuti din naman, no? Hindi lang pansarili, kundi para po sa ating lahat. Ayan, okay. Speaking of din, kanina sinasabi na natin paulan ng paulan, nako, may panibago daw pong low pressure area na namumuo at papasok na po sa Philippine Area of Responsibility din. Hindi ba nandito na ba din? Parang feeling ko baka andito na or palapit na palapit na. Oo, ayon sa mga ulat, may pumasok na at naging bagyo na yata yung malapit sa Cagayan, ayon sa PAGASA. Tapos may isa pang papasok, no? Kaya mahirap itong mga bagyo ito, parang mga jowa nila minsan yan, pabugso-bugso. Huwag naman ganun. Baka ano, biglang malakas ang dating tapos mawawala din agad din. Yun. Oo, huwag naman po, huwag naman. Pero again, yun lang, emphasize din po namin ni Dean, yun nga po talagang tayo yung mag-iingat dahil alam naman po natin na paparating na naman ang low pressure area at baka naman mabaha na naman, mabagyo. So talagang huwag pong lalabas din ang bahay din na hindi ka prepared, no? Lalo na po yung, di nakikita ko po yung mga nakamotor din, no? So, wala silang mga kapote. So, wala silang choice kung di, pag bumuhos ang ulan, hihinto sa ilalim ng mga flyover, ng mga footbridge, para po hindi mabasa muna ng ulan. So, siguro po, kung alam naman natin na ganito ang panahon, magdala po ng raincoat, magdala ng boots, no? Kung meron pong pangpalit na damit sana din, para hindi mabasa yung damit, mas maganda rin po. Kasi, yun nga po, tayo magkakasakit kung tayo po hahayaan nating aalis lamang na alam na nating ito na nga po ang bagyo. So again, iba yung pag-iingat. Paalala na rin po sa mga nagmomotor, ano, kasi may 1,000 multa ho yan kapag natikitan kayo sa ilalim ng mga footbridge at flyover natin. Kaya ingat lang po. Po. Ayun, yan, paalala din po. Tama din, oh. Kasi, syempre, makakakos din again ang traffic at baka marami pong maaksidente kung bigla na lamang po tayong hihinto on the justification ay kasi ako po'y mababasa dahil po sa ulan. So, yun, paalala din lamang po. Okay, ito naman din, hanako ang Philippine National Police. Nagpaalala kasi malapit na po ang pasukan din, no? Ayan, nagpaalala laban sa mga modus ng mga kriminal dahil talagang lalo yung lumalaganap kapag ka po may pasukan. Iba-ibang modus yan din. Alam mo, naalala ko din, ha, nung nabasa ko tong balitang to. Nako, na muntik akong nabiktima ng modus niya nung laglag bariyagang. No, ako yung nag-aaral pa sa law school, of course, din sa San Sebastian, no? Nako, medyo matagal nagsinkin sa akin na may kumalat ng mga barya, tapos nagtatanong sila kung sinong pupulot ng mga barya. Eh ako naman, parang iniisip ko, hindi naman sa akin yung barya. Wala namang nag-aano, wala namang ibang nagki-claim. So, ang tagal bago nagsinkin sa akin, di na, ay, baka ito yung isang modus, no? Tapos napababa ako ng jeep. Ayan. So, I mean, tayo yung maging alerto din po. Maganda rin pong nalalaman natin ito para alam natin, ah, kapag nangyari pala yun, posible na isa po itong modus para ikaw ay manakawan or madukutan, lalo na kung nasa mga public utility vehicles din. Marami talaga mang manloloko kahit na nakagkaroon na tayo ng SIM card registration. Ang dami pa rin akong text na natatanggap na kung ano-ano ino-offer. At may bakit mga link na pinapadala. Oo, yun din ang pinagtataka ko din. Oo. Oo. Wala pa kasi siguro nasasampulan. Kasi alam mo, nag-try ako na magreklamo doon sa website ng National Telecommunications Commission. Dahil nga doon sa isang number na nanloko. Eh, hanggang ngayon, parang wala pang sagot sa akin, eh. Grabe, oo din. Oo. Kaya wala pa siguro nasasampulan.
Oo, tama, dapat tama din, dapat may masample at makita din natin paano ba nag-work yung system. 'Di ba? Paano ba ako magrereklamo kung halimbawa hindi pa nakaristo? Totoo 'yan din kasi hanggang ngayon, nang dami ko pang nare-receive. Ngayon pa din ang nangyayari, even yung mga apps din online, 'di ba? For example, pwede naman sigurong bagitin yung mga WhatsApp, Viber. Minsan meron din pong nagte-text doon. Nagtataka ako saan kaya nila nakuha yung aking information. Kasi again, 'di ba, din ano, in line din naman to sa Data Privacy Act na talagang pinaprotektahan yung ating mga personal information and sensitive personal information, lalong-lalo na. Kaya po hindi basta-bastang pwedeng nakukuha ang numero niyo at i-text kayo. Yes, so, dapat tanungin din natin dito yung mga telco natin, bakit nalalaman nitong mga taong ito yung ating mga numbers? Eh, sila lang naman nakakaalam yan. Di ba? Unless ibinigay natin. Din. Pero basically, hindi natin kilala. Ba't nila nalaman yung number? Totoo din. So talagang anako. At the same time, Dino, huwag tayong magbibigay ng mga information kasi minsan may mga number na parang ginagaya. Ginagaya po yung template ng mga sinisenta sa ating messages ng mga banko, di ba? And na na-deactivate yung account mo, pakibigay yung PIN mo. So never pong hihingin yan ng kahit ano pong banko o kahit ano pong financial institution, hihingin yung PIN nyo, yung password nyo. Never po mangyayari yan. So, kapag ganyan na po yung text, eh, alam nyo na po na nako, ito po isang modus at baka po kayo ay makunan ng pinaghirapang pera. So, tayo po ay higit napakaingat po. Ayun. Lalong-lalo na yung one-time password, Attorney Mimi, huwag ibibigay kahit kanino yung OTP kung tawagin. Kasi talagang masisimot ang inyong account dyan. Opo. Kasi halimbawa din, may nagtatry pala mag-access ng inyong credit card, no, or debit card. Tapos, may te-text kasi yun sa number mo din, di ba? Na ito yung OTP, yung one-time password nga. Baka pag maibigay mo, hindi ba din, no? Nako. May talaga namang, oo, nako. So, again, itong mga umaga na ito din, ang dami nating paalala sa ating mga kasambahay. Kasi nga po, nako, medyo nagiging delikado, lalo ang ating mga araw. So, tayo po ay laging mag-ingat sa ating pangangatawan, sa ating mga kabuhayan din, no? So, syempre, lahat yan, pakaingatan natin para po sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Ayan. Ako din, tamang-tama talaga ikaw ang panauhin at guest co-host ko ngayon dahil ang pag-uusapan natin mamaya ay patungkol sa education law. Kasi madaming aspeto din, hindi ba? When we say education law, ang daming branches of law ang maaaring matouch nung very wide umbrella of what we call education law. Ayan. So, yan ang pag-uusapan natin mamaya. In fact, din kanina may kausap na ako dito sa studio, no? Na mayroon daw siyang itatanong. Sabi ko, tamang-tama. Itanong niyo po sa ating panauhin mamaya dahil siya po ang ekspertong tunay dyan at ako'y makikinig din po sa ating panauhin. But bago yan din, ha? Nako, tayo po yung magdi-discuss daw po muna ng legal terminologies. Ayan. Okay. Para dagdag kaalaman sa ating mga kababayang Marites. Ayan. Ito muna din. Ito pong tinatawag na martial law. Ayan. Kasi medyo tainted sa atin, no? Pag sinabing martial law dahil nga po sa ating history, no? Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng martial law sa ating umiiral na 1987 Constitution? At ano nga ba yung konsepto ng martial law? So, ang martial law is the replacement of civilian government by military rule and the suspension of civilian legal processes for military powers. Napaka-generic din, pero baka mas magandang ipaliwanag nyo sa amin under the 1987 Constitution. Ano po ba yung konsepto ng martial law? Sa ilalim ng 1987 Constitution, Attorney Mimi, sa Article 7, Section 18, yan po ay kapangyarihan ng presidente na ideklara nga yung batas militar, pero kailangan magre-report siya sa Kongreso. Hindi katulad noon na isinarado yung Kongreso, ngayon po ang Presidente magre-report sa Kongreso at dapat may dahilan yan. Dadalawa lang po ang dahilan para maideklara ang martial law ng Pangulo. Una, invasion, yung nilusog tayo ng mga taga-ibang bansa. Pangalawa, may rebellion, so may mga nag-aklas na may mga armas at lalaban sa gobyerno tulad nung nangyari doon sa Marawi. So ang Presidente, idideklara niya ang martial law, pupunta sa Kongreso at hindi po ito lalagpas ng 60 araw. At diyan, so parang dalawang buwan din. Yeah, oh, 60 days. More or less, at opo, hindi, opo. Oh, tatawagin dito ng presidente ang militar at sa halip na yung mga pulis ang gagawa ng peacemaking, ano, ng activities, yung mga military ay po pwedeng utusan ng Pangulo. Kaya nga, batas militar, ano. So, tapos may mga
pagkakataon na may mga pwedeng arestuhin dyan, pero kailangan, kakasuhan naman sila. Ha? Kasi hindi pwedeng basta-basta lang po arrest. Arbitrary detention naman tayo dyan. At sino man ay pwedeng magpunta sa Korte Suprema para questionin ito, yung legalidad ng martial law. Ayun naman pala. So again, Dino, not exceeding 60 days and in cases of rebellion or invasion only. At ang may kapangyarihan po nito ay tanging ang presidente lamang po. Presidente. Oo. Pero ang nangyari kasi din, di ba, nung time po ni PRRD ay parang localized lang yung declaration ng martial law. So ibig sabihin din, hindi naman pag sinabing martial law, sa buong bansa ay martial law, no? So pwedeng sa isang area lamang po. Pwede naman, Attorney Mimi, kasi either portion of ng bansa o buong bansa. Pero kasi ang nangyari dito, doon lamang sa Marawi ang nangyari yung rebellion. Kaya doon sa Mindanao, idineklara ng Pangulo dahil naroroon yung pangangailangan. Kasi kailangan din yun na malaman natin na talagang kailangan yung deklarasyon. At pwede rin itong extend. At sa panahon ni Presidente Duterte, mahaba yung extension kaysa doon sa original na period, hindi ba? Pero sabi naman ng Korte Suprema, wala naman kasi nakalagay sa saligang batas gaano kahaba yung extension. So kaya, depende ito sa Pangulo dahil siya naman nakakaalam ng sitwasyon talaga. At inaprubahan naman ng Kongreso. Ayun. So, siguro din ako nang masasabi ko na lang dyan kasi para sa ating mga kababayan na medyo vague pa din yung konsepto ng martial law, tayo din po ay kagaya po ng binanggit ni Dino, meron po kasing certain parameters at safeguards naman po. So, hindi naman siguro tayo kailangang matakot na din dahil, again, very specific yung reasons na nakalagay sa ating saligang batas kung kailan po pwedeng magdeklara ng martial law. At lagi po may safeguards kasi kailangan din pong mag-report sa Kongreso. Yun. So, yun na lang din po siguro yung tingnan natin. Sige po din. May dagdag ko lang, Attorney Mimi. Ang kaibahan kasi nung martial law ni Presidente Marcos noon sa martial law sa ilalim ng Constitution ngayon, dati imminent danger pa lamang ang Presidente pwede magdikla ng martial law at hindi niya kailangan mag-report sa Kongreso. Kaya nga si Presidente Marcos noon, sinarado ang Kongreso eh. At ngayon po, sa 1987 Constitution, mahigpit ang mga patakaran para makapagdeklara ng martial law ang Presidente. Ayun. Yun din ang maganda din, no? Kasi makikita natin na talagang yung constitution din naman natin ngayon ay, kumbaga, natuto din sa ating mga pagkakamali nung nakaraan. Kasi ganito po yung way ng pagka-craft din ng constitution na inalaw yung martial law. Pero very specific para po hindi rin po maging instrumento siguro ng pag-aabuso o pagmamalabis din. Ayan. Oo. Tama. Ayan din. Ito naman po ang pangalawang legal terminology. Itong tinatawag na res judicata. Ayan. May bago na namang terms ang ating mga kapitbahay. Ayan. A matter adjudged. A thing judicially acted upon or decided. A thing or matter settled by judgment. Kaya judicata. Res judicata. Ayan din. Paano ba yan mas mauunawaan ng ating mga kababayan? Yung medyo simple lang po. Ibig sabihin niya na i-file sa korte, Attorney Mimi, at ang korte ay nagbigay na ng pinal na paghusga. So, sinettle na. So, ibig sabihin, hindi mo na pwedeng dalhin pa uli sa korte dahil tinapos na. Hindi naman po pwedeng paulit-ulit tayo sa iisang usapin. Baka kasi halimbawa din, no? Halimbawa, kunwari lang naman, no? Nagkasuhan kami ni Dean. Wag na nga, iba na lang din. O yung kapitbahay ko. Tsaka kapitbahay A, kapitbahay B, nagkakasuhan sila, no? Tapos sila po ay pumunta na sa korte at sinabi ng korte, o ang nanalo po dito ay si kapitbahay A. Hindi pwedeng magpa-file na naman ulit ng kaso sa kapitbahay B for the same cause of action dahil hindi po naging favorable sa kanya ang judgment. Kasi in so far as the issue is concerned, mayroon na po tayong tinatawag na res judicata. So, at rest na, at mayroon na pong judgment. Yes, Dean. Dagdag ko lang, Attorney Mimi, kailangan malaman natin na una, iisa lamang yung issue na pinag-uusapan. Yes, oo. Pangalawa, pareho yung mga parties na partido. At yung judgment ng korte ay pinal, kaya hindi na pwedeng ulitin. Huwag ka nang babalik kay ex. Try ko din. Tama din. Oo, yun importante yung sinabi mo din. Dapat same cause of action na pinag-uusapan natin. No? Pareho po ng sanhi, no, ng inireklamo. Kasi pwede namang si kapitbahay A or B,
O sila ulit yung parties, pero iba naman pala yung pinag-awayan. O, so pwede yun. Pero kung yung same reason pa din na dati yung pinagkasuhan, tapos yun na naman ulit ang ifa-file sa korte, yun po yung hindi na po allowed. Kasi nga po, may res judicata na. Pero kung iba naman po ang pinag-awayan na naman, na magkapitbahay, ay ibang kaso na naman po yun. Kung gusto po natin na magkaso ulit. Pero wag naman din. Oo, mahirap naman po yung palaaway. Oo, wag naman po ganun. Dapat po kaibigan natin, ang ating mga kapitbahay, din. Kasi alam nyo na, pag nagkaroon ng problema, syempre ang una mong lalapitan ang iyong kapitbahay. Oo, huwag pong awayin ang kapitbahay. Okay, ito naman din, stare decisis et non quieta movere. O, diba? Ito yung long version. Pero stare decisis, minsan yun na lang po yung binabanggit din, no? So, holds that a point of law once established by the court will generally be followed by the same court and by all courts of lower rank in subsequent cases involving a similar legal issue. Nako, parang baka malito sila din. Paano ba itong stare decisis na ito? Ganito yan, Attorney Mimi. Ang sabi dyan sa English, ano kasi ito ay Latin. Ang sabi dyan, stick to precedence and do not disturb what has been settled. So, ibig sabihin, kasi sabi sa ating Kodigo Sibil, ano po, ang mga desisyon ng korte na ini-interpret at ina-apply ang konstitusyon at mga batas ay nagiging bahagi ng ating legal system. So, yung mga desisyon ng Korte Suprema, kapag ka ito'y naging pinal, ayan na po ang susundan natin kahit ng mga mabababang hukuman, ang mga desisyon nila ay dapat naaayon sa desisyon na ito ng Korte Suprema. Dahil yan po yung pag-stick natin dun sa kung ano man yung na-settle na. Kumbaga, nagpakasal ka, stick ka na sa kanya. Huwag ka nang hanap na iba. Tama. Oo. Lalo na din pag halimbawa may mga legal principles po, hindi ba, na nakapaloob doon sa ruling ng ating Korte Suprema o ng mga korte na naging pinal na po yung kanilang desisyon, yun po ay magkakaroon ng kumbaga susundan natin, no? Kasi hindi na pwedeng baguhin dahil yun po yung pagka-interpret po ng Korte Suprema, dahil kagaya nga po ng sinabi ni Dean, nakalagay naman po din sa ating mga batas na kapag yan po ay nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema, it forms part of the law of the land. So hindi na po maaring mag-iba ang ating interpretation. Parang naalala ko din, no, yung isang principle, yung condonation doctrine, hindi po ba din? Parang yeah, nagkaroon ng ruling yung Supreme Court na hindi na po natin ifa-follow yung condonation doctrine. Ayan, so yun na po yung susundan natin. Oo. No, na dati-rati kapag may kaso kang administratibo at nahilal kang muli, ay kukondone na yan dahil sa iskinondon. Ibig sabihin, pinatawad ka ng mga ka. Tao. Ibig sabihin, tinolerate na nila. Pero ngayon, hindi na po pwede dahil sabi ng Korte Suprema, eh, wag na. Oo. So, yun ang ibig sabihin nun, mga kasambahay, ha? So, hindi na naman natin pwedeng sabihin na, ay, hindi, binoto ako eh. So, applicable. Hindi na po. Kasi ang interpretation po ng ating Korte Suprema, hindi na po yan applicable, yung condonation doctrine. Ayun. Okay, Dean. Ito naman po, ha? Yun pong treaty. Ano ba yung treaty na yan? So, it is a formally concluded and ratified agreement between countries. Ayan. So, ano yan? Magkakaiba na bansa, hindi ho ba din? Pag pinag-uusapan natin ang mga treaties. Ayan. Ano bang importanteng legal implications din ng treaties? Eh, may prinsipyo kasi tayo dyan sa treaty, Attorney Mimi, yung pacta sunt servanda. Una-una, ang treaty ay kasunduan ng bansa o mga bansa. Katulad po ng United Nations Convention on the Laws of the Sea. Isa po itong treaty na napakaraming bansa, kasama ang Pilipinas at China. At ayon po sa kasunduan na ito, igagalang ng bawat bansa yung 200 nautical miles exclusive economic zone. So, pacta sunt servanda, promises must be fulfilled. Huwag kang maasa. Pag nangako, pacto pa rin mo. Diba? Tama, kung nangako ang Pilipinas din at ang China na igagalang nila yung 200 nautical miles exclusive economic zone. So, ang tanong ko, bakit nandyan ang China sa loob ng ating exclusive economic zone? So, parang hindi ginalang ng China yung ating treaty. Oo. Which is violative nga po ng principle ng pacta sunt servanda. Kasi kung tayo ay may kasunduan, hindi ba din, no? Kahit anong kasunduan, dapat i-honor nyo kung ano yung mga napag-usapan doon sa kasunduan. Yun po yung sinasabi natin. Oo. Kaya medyo, syempre tayo umaalma ngayon din. Recently, no, dahil sa mga
kaganapan. So, pero dapat ano, dapat ano yan ha, ripe for another comprehensive and exhaustive discussion din. Discussion. Kasi talagang medyo mainit-init ang mga kaganapan init din. Init na issue ito. Oo. Pero again, yun din naman yung pinaglalaban natin kasi tayo po ay may treaty. Diba? At parang may mga ibang partido na hindi po sumusunod sa napagkasunduan. Yun. Kasi nga po, kahit ano naman pong napagkasunduan, dapat po ay ginagalang, hindi ba din? Oh. Talagang we honor kung ano yung ating nabitawang salita at mga pangako. Yun nga din, di ba? Okay. Eto naman din ha, yung extradition. Ayan, ano ba yung extradition? The action of extraditing a person accused or convicted of a crime. Ayan, medyo ano din to din ha, medyo relevant din sa ating recent times, yung extradition. Ano ba ang kahalagahan ng extradition? At tayo ba ay may extradition treaty sa lahat ng bansa? At ano po yung implication kung tayo ay may extradition treaty? Ang extradition, Attorney Mimi, ay halimbawa ng isang treaty o kasunduan na yes, sa ilalim ng extradition treaty, kapag ka may hinahabol kang akusado at nandun halimbawa sa Amerika, magpa-file tayo ng extradition request at ang Amerika obligado na i-extradite o ipadala sa atin yung hinahabol nating akusado dahil may pananagutan siya sa mga batas natin. At ganun din naman ang Amerika, dati may ipina-extradite sila na congressman pa nga yata yun, in-extradite natin dahil yun ay kasunduan. So, kumbaga tayo binalik natin din, oo. Pinadala natin sa kanila kasi doon nila lilitisin. At kailangan tayo ang aaresto dyan, yung ating mga otoridad, tapos ipapadala natin doon sa ating bansa. Unfortunately, Attorney Mimi, hindi lahat ng bansa meron tayong extradition treaty. Oo. Pero doon sa mga malalaking bansa, tulad ng Amerika, Australia, I think Canada, may mga extradition treaty tayo. Kaya kung may mga fugitive tayo o yung mga pinaghihinalaan natin o akusado na naroroon sa mga bansang ito, pwede tayong mag-file ng extradition request at obligado sila na ipadala uli sa atin para litisin dito. Oo. Tsaka syempre dahil nga ito isang treaty, so mutual lagi yun din, hindi ba? So kung sila ay may obligasyon, ganun din po tayo. May same obligation din. Kaya pala nangyari din, minsan pagka mayroong mga pinaghahanap din, ay pumupunta sila sa mga bansa na wala tayong extradition treaty. Yun. Oo. Para walang obligasyon yung bansa na yun na ipa-extradite sila dito sa ating bansa. Oo. Yun ang problema naman din. May mga alam akong ganyan dati. Dati lang ba din? Madami-dami din, no? Oo, parang din, no? Pero paano din yung mga tinatawag na sinasabi nila nagsisik po ng political asylum? Paano naman po yung ganun din? Oh, sa ilalim kasi ng international treaty pa rin, ano po? Yung mga tao na dumadaan sa pang-aapi, pag-persecute, ika nga, ng mga political ang dahilan. Bawa, kalaban mo sa politika, pinipersecute mo, pwede siyang magpunta doon sa embahada at magsik ng diplomatic asylum or magpunta doon sa ibang bansa para manghingi naman ng political asylum. Banggitin na natin, itong si Jose Maria Sison, na founder ng Communist Party of the Philippines, hindi ba? Opo, ang sabi opo. Niya, pinipersecute siya ng Pilipinas na siya ay isang political detainee dati, lumalaban siya sa pamahalaan, kaya sabi niya, manghihingi ako ng political asylum. At ang pagkakaalam ko, ang The Netherlands ay nagbigay ng political asylum sa kanya. Kaya doon siya nanirahan hanggang sa siya ay inabot na nga ng katapusan ng kanyang buhay. Ayun. So meron din palang mga ganun din. So maganda rin pong malaman yan ng ating mga kababayan. Para, pero wag naman sana nilang gamitin din no, sa masama. Siyempre, ito yung mga legitimate talaga naman din. Kasi alam naman natin yung mga nagsisik niyan talaga namang makikita mo talaga yung track record din nila ng talagang medyo may pagkakaiba talaga sa politika din no, ng halimbawa ng current administration o ng mga nagdaan. So yun po, yun lamang po yung parang kailangan din nating tatandaan dito sa mga tinatawag na political asylum. Ayan. So, at saka, Attorney Mimi, maidagdag ko, pagka nag-apply ka naman kasi ng political asylum, naglilitis din sila na tumatanggap din ng mga dokumento, mga ebidensya. At tayo naman, pwede naman tayong mag-oppose eh. So, titimbangin din naman ng korte nila yan kung papayagan yung political asylum application o hindi. Ayun, syempre hindi naman kasi basta-basta din, no? So, talaga namang nararapat na talagang busisihin kung ano din po yung mga dokumento na magpapatunay na ikaw ay nararapat nga para mag-grant po ng political asylum. Ayan. Nako, mga kasambahay ha, sana kayo'y maraming natutunan. Parang
naalala ko talaga pagkausap ko si Dean, parang feeling ko ako ay nasa law school pa din. So dami ng aking natututunan at na-refresh ang aking memory. Nako, Dean, maraming salamat. At sana ang ating mga kababayan, mga kasangbahay na nang Mamarites, sana yan naman po yung mga gamitin niyo, yung mga pares judicata at mga stare decisis sa pakikipag-usap sa inyong mga kaibigan at kapitbahay din. Ayun, tayo'y nagbabalik sa Huntahang Legal. Dean, kasama pa ba kita? Ay, oo, nandito pa kaya ako nilimit. Dean, ha? Naku, bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan ngayong umaga, yung education law. Naku, gusto ko pong batiin, munti ko nang nakalimutan, birthday po pala ng chairman ng COMELEC ngayon. Ay, Chair George Garcia, naku. Chair, maligayang kaarawan sa iyo. Naku, pinag-uusapan ka namin kanina, ngayon pala iyong kaarawan. Sana po ay lalo kayong biyaan. More blessings kay ating chairman. At syempre, pag-ingatan po ang kanyang kalusugan din. Din, alam niyo naman, talagang busy-busy ang ating chairman. Oo. Ayan, happy birthday, Chair! Happy birthday, Dean George! Namimiss ka namin sa faculty. Oo nga po, nako. Parang talagang hindi ko na mahagilap din po, Dean, ang ating chairman. Talagang lahat tayo ay bihira na lamang siyang makita dahil saksaka naman po talaga ng busy. Ayun. Eto, nako, Dean, syempre alam ko po, expertise po ito ni Dean Duca. Kasi kagaya po ng sinasabi ni Dean, kung naalala niyo po, even before nag-law school si Dean Duca, siya po talaga ay matagal ng isang guro. Yan talaga ang kanyang passion, hindi ba din? Talagang through and through, talagang you're a teacher. Ayan, so kaya importante na marinig natin kay Dean itong usapin na mahalagang mahalaga patungkol sa education law. Lalo na po din ha, syempre papalapit na po ang pasukan. So dapat talaga mapaalala tayo ng mga importanteng bagay patungkol sa mga batas na nakalayon at talagang nakadirekta kumbaga sa edukasyon. Unang-una din ha, ano po ba ang mga umiiral nating batas at ano po ba ang sinasabi ng saligang batas patungkol sa education? Well, unang-una, Attorney Mimi, isang buong artikulo ng ating saligang batas, ang edukasyon, ano? Yung Article 14. Sinasabi dyan, kung mabanggit natin, the state shall protect and promote the rights of all citizens to quality education at all levels. And shall take appropriate steps to make such education accessible to all. So, dalawa yan, quality, accessibility. Ay, napaka-accessible naman ang ating edukasyon ngayon dahil napakarami na hong paaralan na libre. Tulad ng mga public schools natin, libre lahat yan. Sa kolehiyo, meron tayong Quality Tertiary Education Act na libre din ho. May Unipass tayo na nagbibigay ng subsidy sa ating mga estudyante. Yung mga local colleges, universities natin, libre po ang pag-aaral. Tulad na lamang doon sa amin, pagyayaban ko na, Attorney Mimi, University of Makati. Libre po ang pag-aaral dyan. Oo nga. Dean, ako ha, speaking of Makati, syempre medyo mainit-init yung usapin dyan. Siguro sideline lang ng konti din ho. Kasi talaga nakikita ko po, ang dami po talaga ang binibigay talaga ng mga kits para sa ating mga mag-aaral dyan sa Makati. So nakakatuwa naman po, bagamat nagkaroon po ng konting dispute. Syempre sana po no, in the long run, ako, matularan natin yung ginagawa dyan nga po din sa Makati. Talagang alagang-alaga ang mga estudyante. Ganun naman po talaga, dahil kagaya nga po ng sinabi ni Dean, talagang napakataas po ng pagtingin ng mismong saligang batas natin sa pag-aaral, sa edukasyon din, no? So, ganun talaga yung pagpapahalaga. Kasi ako din naniniwala ko na yan talaga yung pathway para sa pagginhawa ng buhay kung ikaw ay magkakaroon ng access sa magandang edukasyon. Oo, di ba? Ika nga nila, that's the great leveling force, di ba? Na pagka-educated ka, medyo tataas ang antas ng ating pamumuhay. Tsaka, kumbaga, you allow yourself to dream a little bit more, di ba? Kapag kalalo kang tumataas yung napag-aralan, kasi alam mo, kaya ko naman palang maabot. Ayan, Dean. Oh, parang okay. Si Taylor Swift, ano? Wildest ano dreams. Wildest dreams. Oo. Sana, yun nga po, dahil nga po, sinabi nyo nga po, accessible naman po yung edukasyon sa ating bansa. So, talaga namang dapat siguro makipag-ugnayan din sa kanila mga LGUs kung paano ba ma-avail yung mga ganyan. So, Dean, pero di ba maliban dyan, no, marami pa rin ng halimbawa sa mga private schools naman po, marami ding mga scholarships, hindi ba din na binibigay? Kasi nga po, kung halimbawa mahal ang matrikula at gusto mo talaga sa private school, pero nako, syempre ako, product naman po ng public school nung aking kolehiyo, talagang ipaglalaban ko din naman ang kalidad ng mga public schools din, o talaga namang magaling at dekalidad din po. Ayan, ang problema lang ng mga private schools, Attorney Mimi, alam ko, alam mo ito,
yung bagong deal sa Kongreso at sa Senado, ano, na bawal na raw yung no permit, no exam policy. Uh-huh. Alam mo, uh-huh, una-una, ito, ito kasi, ang tingin ko, tama yung Kokopeya, no, na banggitin na natin pangalan nila, na baka magsara ang mga private schools. Kasi, na ang private schools po, hindi naman sinidepensa natin sila, dependent sila doon sa tuition fee ng mga estudyante. Mm-hmm. Para ipampasweldo naman doon sa kanilang mga personnel at mga teachers. So, mm-hmm, hindi nila man nila makukulit on time yung tuition, wala naman silang subsidiya galing sa gobyerno, eh baka naman mawalan sila ng teachers at mga personnel dahil wala silang maipapasweldo. So, yun naman yung punto nila. Mm-hmm. So, again, Dean, ha, siguro magandang makita natin yung contrast nga ng private at public schools. Mm-hmm. Dean, kasi hindi natin pwedeng sabihin na pare-pareho, diba? Kagaya ng sinasabi ni Dean, kasi wala namang subsidy na nakukuha mula sa gobyerno kapag ikaw ay private school, diba? Unlike kapag ikaw ay public school. So, medyo magiging magkakaiba din yung parameters natin. Even din yung para sa mga teachers ng private at public schools, diba? Minsan kasi nagkocomparean din, Dean, no? Nako, mas malaki yung sweldo sa ganito, yung sweldo ko ay madalas nahuhuli, na ibibigay din, no? Ah, bahala na lang. Ako pa nag-aabono, na nasama pa sa abono party list din, hindi ba? So, talagang may competition din in a way, may inggitan, kasi nga po, magkaiba po yung kalidad at estado ng public at private school. Oo din. Oo, sa private school kasi, yun nga, bukod dun sa gastos nila lahat, eh nagbabayad pa ng buwis ang iba dyan, diba? Mm-hmm. Doon sa kanilang corporate income, yun nga lang, discounted dahil yung mga proprietary educational institutions sa ilalim ng saligang batas. Pero still paying taxes din, diba? And other, syempre, and other ordinary expenses, no? Yung kailangan nila sa kanilang day-to-day operations, ginagastos din po dito sa mga private schools. So, yun naman ang kailangan din po nating pakatandaan din. Kaya ang tingin ko naman, karapatan ang edukasyon. Pero ito siguro edukasyon sa pampublikong sektor. Kasi yun ang suportado ng gobyerno. Ngayon kung ikaw naman magulang, alam mo na nag-enroll ka sa private school dahil gusto mo may pangalan yung eskwelahan na yung anak, eh siguro naman, eh alam mo yung obligasyon, di ba? Mm-hmm. Na hindi mo naman i-enroll dyan yung anak mo kung wala ka talagang pambayad. Ngayon, alam mo, ang mga private schools naman, mga reasonable naman yan, kasi marami din tayo nakakadeal ng mga private school. Susulat ka lang na baka humadelay yung aming bayad, pumapayag naman sila. Magpa-promissory note muna din. Talagang pag hindi ka nagbayad, wala kang exam. Hindi naman eh. Kaya lang siguro kung sweeping statement na ipagbabawal natin ito, naaawa ako sa kalagayan ng private schools natin. Saka baka ma-discourage din po din yung ano, yung mga nagpapatakbo ng private schools, no? Na i-maintain kung gano'n naman pala na nako, paano naman po sila makakapagbayad din ng sweldo ng kanilang mga empleyado din. Oo. Nako, din ha, sige, speaking of empleyado, syempre pinakamarami dyan when we talk about education ay mga teachers din. Paano naman po yung sahod sa teachers ng public school at private school? At ano po ba yung requirements? Mayroon po bang requirements na kailangan ma-meet para ikaw ay maging isang guro ng public school? Oo, ganito yan, Attorney Mimi. Dapat graduate ka ng 4 na taon at least sa kolehiyo, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education. At para ikaw ay makapagturo sa ilalim ng ating mga batas, Republic Act 7836, kailangan may lisensya. Kaya lang, mahigpit dito ang public school. Ang private school kasi pumapayag na habang inaantay mo na makuha yung lisensya galing sa PRC, pinapayagan ka na magturo kahit wala pang lisensya. Pero ang public school, mahigpit. Ang kaibahan kasi sa public school, kapag ka natanggap ka nila dahil lisensyado pa, automatic yun, permanent employee ka. Kasi walang probationary period ang mga teachers sa public schools sa ilalim ng ating Magna Carta po, public schools. Tapos, sa private naman, eh, gobyerno tayo ng labor code. Now, sa ilalim ng Magna Carta po, public school teachers, ang mga teachers sa pampublikong paaralan, 6 na oras lang ang turo nila at 5 araw lang ang pasok sa isang linggo. Eh, sa private school, iba po. Kaya magkukumpara sila dito, no? Yes. Sa private school kasi labor code tayo. 8 oras ang trabaho sa private at 6 na araw. So kaya may mga teacher nagre-reklamo, pinagre-report ng Sabado. Ay, huwag kayong magreklamo, private school yan. At ang sweldo, Attorney Mimi, yun ang malaking kaibahan. Yun, sige din. Salary standardization law, ang sweldo ng bagong pasok na teacher sa public school, salary grade 11. So ang kanyang gross ay 27,000. Pagka medyo
galante ang iyong local government unit. Katulad halimbawa, hindi ko napapangalanan ng Makati. Abay, malaking allowance na ibinibigay sa public school. Maliban sa sahod din, no? May allowance pa. Maliban sa sahod nila. Mm-hmm. Eh sa private, ay maswerte ka kung yung private school ay mas mataas sa minimum wage. Kasi may wage board tayo. Sa clown nito ang private school. Kaya kung sa Metro Manila, sumweldo ka ng 700 pesos a day, mataas na yan sa minimum wage kasi ang minimum wage ng NCR, 610. So sa probinsya, mas mababa kasi mas mababa ang minimum wage sa ibang rehiyon ng bansa. Hindi katulad sa public school, kahit saan ka sa Pilipinas, basta salary grade 11, para okay ng sweldo. So kaya yun ang kaibahan, Attorney Mim. Parang nalulungkot naman ako, naalala ko din. Dahil before din po ako nag-law school din, di ba? Hindi ko po alam kung nabanggit ko. Ako din po yung nagturo, no, nag-public school teacher at private school teacher. Naku, yung private talaga din. Talagang minimum wage earner talaga ako noon. Hindi ako makapaniwala. Pero ganun talaga, no? Kagaya ng sinabi ni Dean, no? Dahil nga po magkaiba po yung estado ng isang public school teacher at ng private school teacher. So hindi ka makapag-demand kasi pasok naman sa labor standards din, hindi ba? Pasok naman. Hindi ka naman bumaba sa minimum wage, pero sakto ka nga lang. Sakto lang talaga. So, yun din naman ang kahirapan naman din. Oo. Nako. Kaya nga, Attorney Mimi, yan ang problema ng maraming private school kasi pag nakuha na yung lisensya nila, lumilipat na sa public school yung mga teachers nila. Yun, so, lumalabas pa ng training ground sila. Wala naman silang magawa kasi hindi naman sila makapagtaas ng tuition fee. Hindi dahil naman nila kaya mag-compete. Opo. Nako, yun din. Nako ha, sige, speaking of teachers din, eto. Syempre, madalas din natin na pag-uusapan din dito din. Alam ko, napag-usapan na natin to in one of our interviews with you din. Yung pong usapin naman po ng sexual harassment. Ayan, in relation sa school setup, no? Papaano po ba ito din? At baka pwedeng malinawan mo kami dito sa mga limitasyon naman na nakaayon naman dito sa sexual harassment law natin. Oo, may sexual harassment law tayo, Attorney Mimi, na pwede lang natin i-demanda yung mga teacher kapag nanghingi ng sexual favor, nakapalit ay grade, passing grade, scholarship, o ano mga benepisyo galing doon sa kanyang estudyante, galing sa mga trainees or players in the sa mga coaches naman. Ano? So, pag sexual harassment, hindi pwedeng ireklamo ni teacher yung estudyante niya kung hinaharas siya. One-way lang ito. One-way lang, yung teacher, Pero kung doon naman sa bago nating batas, doon sa Safe Spaces Act, Republic Act 11313, meron tayo tinatawag na gender-based sexual harassment. So kahit sino ang nangaharas kanino, kahit kaklase din. Kahit kaklase mo. Kahit hindi hindi na teachers to students. Tinanggal yung moral authority as requirement. Kaya, so sige din. Mas maganda itong bagong batas, kaya lang ang problema natin na isa pa, Attorney Mimi, kung yung offender ay minor de edad. May isa pang batas na i-consider. Yung offender din ha, yung offender. Yung offender. Yung may kasalanan. Yung may kasalanan ay minor de edad. Halimbawa, hinaras yung kaklase niya, pareho silang grade 6, pareho minor de edad ito eh. So wala tayong kulong dito, ang kwan dyan parang counseling lang, at siguro pwedeng manghingi ng damages yung nabiktima. Katulad nung sa ilalim ng 11313, ihingi siya ng therapy or guidance counseling. Iyong gastos noon pwedeng i-charge doon sa offender. Oo, kasi below the age of minimum age of criminal responsibility din, So, absolved from criminal liability. Nako, pero alam mo din, syempre yung usapin na yan, yung intricacies niyan, talagang mainit din pong pinag-uusapan sa Kongreso kasi nga po medyo nuanced din in a way din, no? Kasi parang sinasabi nga nila, maraming kabataan yun, talagang mulat na ang kanilang kaisipan. But nevertheless, ang existing laws natin, matindi po ang pagpapahalaga at pagpoprotekta sa ating mga minor de edad. Lalo na din nga, sa age din, no, ng criminal responsibility. So, yan pa rin po ang umiiral. So, medyo marami-raming batas yan din, no, na kailangan nating tandaan at talaga namang pag-aralan. Sige din. May dagdag ko lang, Attorney Mimi, yung kasi itong, hindi ko nababanggitin yung Rex Bookstore, ano, palagi sila nag-sponsor ng mga seminar sa mga private schools tungkol dito. At madalas naman tayong naiimbitahan na magsalita. Ang isang nirereklamo ng mga teachers, public or private man, yung anti-child abuse law. Na natirate, di ba? Ako, sanay ako na pinapalo ng teacher. Ako rin. Pero din,
Oo. Produkto tayo ng ganun eh. Apo. Diba? Pero ngayon, pag teacher na malo, eh delikado siya. Makakasuhan ng child abuse. So, bagay, may mga teacher naman talagang abusado. Pero sa tingin ko, sumobra na parang hindi mo na, yung teacher takot na magdisiplina eh. Kasi baka makasuhan siya. Eh napakahirap ng may kaso ngayon, lalo't mahal ang serbisyo ng ibang abogado, Attorney Mimi. Nang iba lang din. Oo. Pero totoo yan din ha, kasi ako naalala ko nung high school ako, nako talagang pinapalo po yung aming kamay kapag talagang nakita na ikaw ay may ginagawang kalokohan or kung halimbawa nagkukopyahan din ako, di ba? Hindi naman ako yun. Pero yung iba kong mga kaklase na ginagawa yun din, eh talagang na, medyo napapalo din talaga din. So baka again, maganda rin mapag-aralan. At ang hirap kasi din ha, kapag nasa classroom setup, pwede kasing isipin mo na ang concern lang is yung teacher to student. But pag minsan kasi din, nagkakamali yung estudyante, pwedeng makapanakit din siya ng iba. Yun din ang problema na kailangan din. Siyempre, kung ikaw ang teacher, ikaw ang nagbabantay, medyo kailangan malimitahan mo din siya na hindi pwedeng okay lang na mananakit siya ng iba. So yun din magiging predicament din. Kaya lang ang problema natin, kapag kayon nga, pinagalitan ni teacher, papasok siguro yung psychological abuse, eh child abuse din yun. Diba? Although may batas pa rin tayo dyan na Anti-Bullying Act, yung Republic Act 10627. Kaya lang, again, yung offender ay minor de edad, so hindi rin talaga pwedeng maparusahan. Ang prinsipyo dito ay positive discipline. So counseling lang, kaya worst case scenario, suspension or expulsion from the school. Yun lang pwedeng gawin. So kasi kapag iba ang parusa, although pinagbabawal naman talaga ng batas natin yung corporal punishment, nasukit tayo niya nung mga bata tayo. Opo, diba? Nako. Praktisado din. Pagkanote ka, pinapalo ka. Ngayon, bawal na yan. Oo nga po din. Din ako ha, bago tayo magtapos, alam ko maikli na lang yung oras, pero gusto ko pong maipaliwanag nyo to. Papaano po kapag ang isang estudyante ay nabuntis? Pwede ba yung ground para paalisin siya sa kanyang eskwelahan? Ay, nako, bawal na bawal yan. Attorney Mimi, doon sa Magna Carta of Women, Republic Act 9710, Section 13, pinagbabawal po na yung, halimbawa, yung teacher nakikipag-live-in. Hindi kasal, nabuntis. Ay, hindi po pwedeng tanggalin dito sa kanyang pagtuturo. Marami po tayo mga na-advise na ganyan. Hindi talaga pwedeng tanggalin sapagkat ito ay prejudicial po at discriminatory doon sa teacher. Ganun din sa estudyante na nabuntis siya, minor de edad, hindi po natin pwedeng i-expert sa eskwelahan. Kasi unang-una, ang reason po dito, number one, eh, hindi naman siguro yung babae lang ang may kasalanan. Diba? Dalawa sila na gumawa niya, kung matuturing man na kasalanan yan, dalawa sila may kagagawan. Eh bakit doon lang sa babae ibubunto ng sisi? Di ba? Nabiktima nga na yung babae kasi nabiktima siya nung paasa. Kasi siya nagkaroon ng UTI, umibig tapos iniwan. Nako. Tapos tatanggalin ng pag-eskwela, eh mabibiktima siyang muli. Ay wag naman. Discriminatory. At labag po ito sa Magna Carta of Women. Yun, naka-importante po yan. Kasi nga po din, kagaya ng pinag-usapan natin kanina, ang edukasyon talaga ang magiging daan at magiging susi. Ika nga din, great equalizer din, no? Kung talagang mabibigyan ng pagkakataon, kung halimbawang nabuntis ang babae, lalo na sa murang edad din, no? Tapos hindi mo pa, yun pa ang ginawa mong dahilan para hindi siya makapag-aral. Paano po siya lalong makakaahon doon sa kanyang kinasasadlakan, di ba? At paano po niya din magkakaroon ng mabibigyan din ng magandang kinabukasan yung kanyang dinadala din. So yan, magandang ipaalala. Baka ma-depress din, no? At talagang syempre, lalo na ngayon, very aware na tayo sa konsepto ng mental health. So kasama na rin po yan sa kinukonsidera natin. At again, no, huli ko yan tinanong din para maalala ng ating mga kasambahay. Sana po naalala lahat ng pinag-usapan patungkol sa education. Alam mo din, marami pa nga, no? Marami pang aspeto. Bagamat kulang na ang ating oras, sana merong part 2. May part 2 din patungkol sa education law. Dahil very comprehensive at napaka-importante po ng usaping ito. But ngayon din ako, tapos na raw po ang ating oras, kaya ako po'y magpapasalamat muli at muli sa inyo. Wala kayong sawa sa pagsama sa amin dito sa aming programa. Maraming salamat din. Baka po kayo ay may babatiin at pasasalamatan. At alam ko din, may ipa-plug ka ngayong umaga. Please go ahead po. Maraming salamat po sa ating mga kasambahay at yung ating mga kasamahan sa University of Makati, sa College of School of Law, ha? At yung mga kasamahan natin dyan, itong aking mga anak, siya nga pala yung aking daughter, nasa training, so ingat. At maraming salamat po. Ganun din,
Happy birthday kay Chairman George Garcia, yung ating dean sa PLM School of Law. Maraming salamat po sa mga pagkakataon na makasama kayo. At sana po may natutunan tayo sa mga discussion sa umagang ito.